sumikat sa langit, babaeng nararamdan ng araw. Siya'y nakatumbong sa maliwanag na buwan, labindalawang bituin ng kanyang korona. Dakilang tanda, ikaw o Maria, kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Dakilang tanda, ikaw o Maria, kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupurikan, ipindagdarnal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong aming Diyos sa rinuhangin, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, nalulugnok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, Kau lamang ang banal Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalinis-inisang mahal na Birheng Ina, nang anak mong mahal ay iyong iniakyat, taglay ang kaluluwa at katawan sa kalangitan. Sa pagsasaloob namin sa mga bagay sa kaitaasan, pagindapatin mong kami makasalo sa kalwalhatian ng Birheng Ina naming mahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit
at nakita ang kabanang tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda. Isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya na sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit. Isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Samantalang sa kanan mo, nakatayo yaong rina, palamuti gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang rena, maningning sa ginto't ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak. Na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay
sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon, si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari, sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ay masaya nang iyak-iyak si Maria sa langit na maligaya. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang-alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan.
Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinutulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa araw pong ito, pinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Maria sa langit. Siya ho ay inaakyat ng Diyos sa langit dahil sa pagtanggap niya ng gantimpala niya sa kanyang pagtalima sa utos ng Diyos. Siya ho ay naging masunurin sa utos ng Diyos at niyakap niya ang plano ng Diyos para sa kanyang buhay. Magamat sa umpisa'y hindi niya maintindihan, pero mula sa pakiramdam na hindi niya maintindihan, kung babasahin ho natin ang buo ang Ebanghelyo, lalo na po ang kwento ng pagpapahayag ng anghel kay Maria, ay hindi naintindihan ni Maria ano sinasabi ng anghel. Nabalot pa nga siya ng takot. Pero sinabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot, Maria. Ganito mangyayari. Kumapit siya sa salita ng anghel at naniwala. Kaya mula sa takot, siya ay tumugon sa nais ng Diyos para sa kanya at ang takot ay napalitan ng galak. Kaya ho sa ating ebanghelyo ngayon, kasunod po ng pagpapakita ng anghel kay Maria, siya na ay nagmamadaling pumunta sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Dahil alam niya rin na pareho ang karanasan ni Elizabeth sa naranasan niya. Naranasan ang gawa at kabutihan ng Diyos. Si Elizabeth, isipin mo, senior citizen na, magkakaanak pa. Kaya, ang nangyari sa kanya ay gawa ng Diyos at alam ni Elizabeth na ang ni Maria na yung kanyang dinanas at yung kanyang karanasan relate si Elizabeth dahil gumagalaw ang Diyos sa buhay nila. Paano para gumalaw ang Diyos sa buhay niya? Siya ay naging bukas sa plano ng Diyos. Kaya ho, maganda rin ho sa atin, no, bilang mga Kristiyano, sa pagdiwang natin ng kapistahang ito, ay makita natin at tularan din natin ang isang napakamahalagang katangian ni Maria na siya ay bukas sa plano ng Diyos. Tayo ho, marami tayong plano. Marami tayong gusto. At minsan, nagagalit tayo sa Diyos pag hindi nasunod ang gusto natin o plano natin. Pero kung titignan naman natin, minsan ho, pag hindi sinasagot ng Diyos ang mga plano at panalangin natin, higit pa nga ang binibigay ng Diyos para sa atin. Di ba? Yung expectation natin, ito lang, ang binibigay ng Diyos, mas mataas pa. Higit pa. Dahil, posible ito kung bukas tayo sa paggalaw ng Diyos sa ating buhay. At tinuturo ni Maria sa atin na bilang isang taong nananampalataya sa Diyos, binigay niya ang buhay niya para sa Diyos, tayo din ho sana bilang mga bayan ng Diyos. Mga tao nagmamahal kay Maria. Hindi lang tayo nagmamahal sa Kanya, hindi lang tayo mag-aalay ng bulaklak sa Kanya o magdadasal ng rosaryo.
Pero ang pinakamahalaga ay matularan natin ang halimbawa ni Maria sa pagtingin at pagsunod sa Diyos. At sa tingin ko, ito na ho yung pinakamahalaga. Ang lahat ng pag-aalay natin ng bulaklak, pagsama sa prosesyon, harana pa kay Maria sa iba, ay walang kabuluhan kung hindi natin tutularan ang halimbawa ni Maria sa kanyang pagtugon sa Diyos. At maging halimbawa at hamon din po ito sa ating lahat na maging katulad ni Maria bukas sa plano ng Diyos. At hindi lang tayo bukas sa plano ng Diyos, tayo ay handang tumugon ng may pananampalataya sa plano ng Diyos sa ating buhay. Kaya po maganda rin po no, sa ating kapistahang ito ng pag-akyat ni Maria sa langit, matularan ang kanyang halimbawa sa ating pamumuhay. Lagi nating masambit sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, ang iyong nais ang aking susundin. Ako'y tatalima sa iyo. At ganoon din ang maging takbo ng ating buhay, ang buhay ng pagtalima sa utos ng Diyos. Tulad ng ipinakita sa atin ng mahal na ina, ang pagtalima sa utos ng Diyos ay magdadala sa atin sa tunay na kagalakan. Kaya kung gusto mong maging masaya, maging galak ang iyong buhay, tularan si Maria sa kanyang pagmamahal sa Diyos. Buo, hindi kulang, at ang handang ibigay ang buong buhay at sarili para sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, hilalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaruroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli at nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko, mga kapatid, iniakyat ang katawan at kaluluwa sa kaluwalhatian. Nagdiningning si Maria bilang isang dakilang tanda sa ating walang hanggang hinaharap bilang simbahan. Bilang mga mananampalatayang patuloy paring naglalakbay patungo sa kaharian ng langit, iatid natin kasama ni Maria ang ating mga panalangin sa Diyos na ating Ama. Ang itugon natin, pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Bilang isang simbahan, naway asamin natin ang muling pagkabuhay na ipinangako ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga namumuno sa mundo
Naway maging mga kasangkapan ng kapayapaan sa mga bansa. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga Kristiyano naway makatagpo ng pagkakaisa sa paglapit kay Maria, ang abang lingkod na itinaas sa kaluwalhatian, manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makabanag ng pag-asa sa kaluwalhatian ni Maria, manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga patay, naway muling mabuhay, kasama ni Kristo at magdiwang nakasama ni Birheng Maria at ng mga santo, manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Panginoon ng langit at lupa, makakarating sa iyo ang aming mga panalangin sa tulong ng aming niluwalhating ina, ang unang mananampalatayang nakibahagi sa kaluwalhatian ng kanyang matagumpay na anak na si Jesucristo, na nabubuhay at nagahari magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito naway makaakyat sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin ng mahal na Birheng inakyat sa langit, ang aming kaloobang nag-aalab sa ningas ng pag-ibig ay lubos nawang pamuli rin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong iniakyat ang mahal na Birhen sa langit, ang simula't larawan ng laan mong masapit, ang tanging sambayan ng mo sa iyo'y nananalig, may pag-asa't kasiyahan kami sa iyo'y papalit. Di mo pinabayaang dumanas ang pagkaagnas,
ang nagsilang at nag-aruga sa iyong bumubuhay na anak nung siya ay maging di na iba sa aming lahat upang kami hatian sa kanyang buhay na ganap. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa itaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Bawat naming sambitin, bawat naming awitin, ay papurin parangal sa'yo.
pakinggan mo. Inang mahal, ang awit ng pagsuyo. O mahal naming ina, aming galak at saya, kandungin, aliwin kami sa oras ng bigati. Bawat namin sambitin, bawat naming gawitin ay papurit parangal sa'yo. Pakinggan mo, Inang mahal, ang awit ng pagsuyo. Kalangit ay nagdiriwang sa karangalang napamtan. Puso mong kaiwagas kanungan ng pagpagligtas. Bawat namin sambitin, bawat namin awitin ay papurit parangal sa'yo. Pakinggan mo, Inang mahal, ang awit ng pagsuyo. Bawat namin sambitin, bawat namin awitin ay awit ng pagsuyo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluhan ang banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Mariyang iniakyat sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Pagpalainawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay nagatid sa daigdig ng kadubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapagatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Puspusin nawa kayo ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan
ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Hail, Holy Queen and throne above, O Maria. Hail, Mother of mercy and of love.